Hi people of the Philippines and hello to all Filipinos living in other countries and to all foreigners. May our God Lord will guiding us in our way. Please don't forget to like, watch and subscribe my YouTube channel, my beloved friends. Thanks. Here I am once again and say thanks a lot to each of you for liking, watching and subscribing my videos in my channel. And I am very grateful for the support you have given to me and I will do my best to do the best for you all. Ang story ko ngayon ay tungkol sa isang mag-asawang walang katahimikan sa kanilang pagsasama na humantong sa paghihiwalay. Kasi kailangan bago tayo pumasok sa mundo ng pag-aasawa, kinakailangan i-check nyo munang mabuti bago mag-final decision. Ang mag-asawang ito ay sina Marilu, 25 years old, at Kevin, 27 years old, na tubong Davao City. Sila ay nag-aasawa sa morang edad pa kaya giyera ang sinapit nila sa kanilang pagsasama na dumating sa kanila ang pagsasawa sa buhay mag-asawa. Sa simula't sa pool nung second year at third year high school pa lang sila, napaka-sweet nila, hindi halos mumapasok ng school dahil lagi na lang nagde-dating kung saan-saan. Ang magulang nito ay may kaya sa buhay, pinapaaral sila ng isang exclusive school pareho. At dahil sa kanilang kapusukan, nangyayari ang hindi dapat ginagawa. Kaya nang malaman ito ng mga magulang, pinahinto sila sa pag-aaral at ipinakasal. At nasisiyahan naman sila pareho sa nagiging desisyon sa kanilang mga magulang. Umabot ng isang taon ang kanilang pagsasama at nagsilang si Marilu ng sanggol na lalaki na pinangalanan na Marvin. Ngunit hindi marunong mag-alaga ng bata si Marilu at Kevin. Patuloy lang sila sa pagtulog kahit ang anak nila ay umiiyak, humingi ng dede. Ay nako, kaya pala hindi pinansin ang bata dahil ang asawa pala niyang si Kevin ang inuna sa pagpadede, Marius. Kaya ginising sila ng ina ni Kevin na si Mrs. Cecilia Rosales. Ito ang kanyang sinabi. Hoy Kevin, ano ba kayo? Bakit hindi nyo pinansin ang anak nyong umiiyak? Baka gutom na yan o kaya papalitan nyo ng diaper yan. Ay naku mga batang ito talaga, maagang nag-aasawa, walang kamuang-muang. At naiintindihan niya na may ginagawa sa loob dahil may naririnig siyang good sounds at na nag-in and out. Kaya nag-iwan siya ng salita. Isako mo na yan Kevin, unahin nyo ang bata at baka naiipit na yan. Mula noon ay hindi na nasusundan pa dahil nakakarandam na sila ng pagsasawa kaya wala na silang pakialam sa kanilang buhay na may asawa. Si Kevin ay umalis, kinabukasan na bumabalik at hindi palulugi si Marilu, aalis din gabing-gabi na kung babalik. Ang anak nilang si Marvin ay nasa pangangalaga ng ina ni Kevin na si Mrs. Rosales. At pinagalitan niya si Marilu pagdating. Ito ang kanyang sinabi, Marilu, saan ka ba nagpupunta? Ba't hindi ka bumabalik kaagad? Naku, may anak na kayo. Ang gawain niyo noon ay hindi na pwede yan ngayon. Sinasagot ni Marilu ang biyenan. Bakit? Ang anak niyo ba hindi rin umaalis? Bakit ako lang ang pinagsasabihan mo? Ilang beses na niya itong ginagawa na hindi umuwi. Buti pa ako ay umuwi ng maaga. Si Kevin ay hindi. Sagot ng biyenan. Pinagalitan ko na yon at ginagawa pa rin niya. Ako ang nagsasakripisyo sa inyo. Ang babae dapat manatili sa bahay. Mag-alaga sa iyong anak. Magpapalaba ka na nga ang baho ng kwarto niyo sa daming labahan na papanis. Ngayon dumating na si Kevin. Tinatanong ng asawang si Marilu, Huy, saan ka ba galing? Ba't ngayon ka lang? Dalawang gabi na hindi ka umuwi. Akala ko sinasalvage ka na. Yes, sinasalvage nga ako sa masarap na babae. Galit na galit ang sagot ni Marilu, Ah, ganun ha, may kabit ka na ngayon. Ano akala mo, ikaw lang ba ang marunong? Kaya yun ang mga babae, Huy, at hindi ako kagaya ng iba dyan na iiyak. Tsura mo, puwit ko lang. At ang sagot ni Kevin ay, magsikap ka rin na makahanap dahil malulugi ka sa akin. Sabi naman ni Marilu, talaga ay gagawin ko.
Isang araw, dumating si Kevin sa kanilang bahay na may kasamang sexy na babae. At nang makita ng kabit ni Kevin si Marilu, ito'y nagtatanong, "Sino ang babae na yan, sweetheart?" "Yan si Marilu, alila namin." At pumasok sila sa kabilang kwarto at nagro-rosary. Lihim na umiyak si Marilu at hindi natitiis, tumakbo siya sa kanyang kaibigan na si Marites. At doon isanalaysay niya ang sama ng loob at ito ang payo ng kaibigan. "Ngayon ba'y andoon pa ang mistress niya? Bumalik ka na. At dalhin mo muna ang friend mo, kunwari boyfriend mo, mientras hindi ka pa nakahanap." At sinunod naman niya ang payo ng kaibigan. Ayun, dumating na si Marilu sa bahay ni Kevin na makaakbay sa kanyang friend na si Alvin. At ito ang pakunwaring sabi ni Marilu habang nakatingin si Kevin. "Come here inside my room, babe." At doon, nag-uusap lang naman sila, sabi ni Alvin. "Ako ang maalanganin dito, Marites. Baka maglakad ako na wala ng ulo. Natatakot ka ba? Siyempre, nasa bahay tayo ng asawa mo. Kahit wala tayong ginagawang masama, pero iniisip nila ay masama. Dahil nasa kwarto tayo. Bye na, aalis na ako." Inihatid ni Marilu hanggang sa kanyang car. At dito nagagalit ang kanyang biyenan. "Walang hiya ka ang kapal ng mukha mo. Nagawa mong dalhin ang kabit mo sa pamamahay ko sa loob pa ng kwarto ng iyong asawa." Sagot naman ni Marilu, "Pareho lang kami ni Kevin. Hindi mo ba nakikita na may dala-dala siyang babae dito? Huwag kang magbubulag-bulagan at magbingi-bingihan, oy. Pero okay lang naman, konsentidor kang pagkaina." Dito nagagalit si Kevin kay Marilu dahil sa pagsinagot-sagot ni Marilu sa ina ni Kevin. At ito ang kanyang sinabi, "Huwag mong sagutin ng ganyan ang ina ko. Kung wala kang modo sa iyong ina ay hindi yan papasa dito." Kaya lumala ang kanilang pag-aaway at humantong sa sampalan at pinagtulong-tulungan si Marilu sa ina ni Kevin. Kaya lumaya si Marilu sa pamamahay ni Kevin at umuwi sa bahay ng ina. At ito ang sinabi ni Mrs. Trinidad Agoncillo. "Anong ibig sabihin nito? Bakit ang dami mong karga?" "Layas ito, Nay. Hindi ko kaya ang threat nila sa akin. May kabit si Kevin at kinonsinti naman ang biyenan kong mabait. Kaya makapaghiwalay ako kay Kevin at maghanap ako ng kapalit." While sina Kevin din at ang ina nitong si Mrs. Rosales ay nag-uusap din tungkol sa kanilang sitwasyon. At ito ang sabi ni Kevin, "Nay, ipaanal ko ang kasal namin. Annulment, Nay, ang gusto ko. Hindi natin kaya yon, anak. Malaki ang gagastusin yan at matagal matapos. Daming proseso ang kinakailangan. Kailangan mapasa walang bisa ang kasal namin, Nay, upang walang hahadlang sa aking pag-aasawang muli." Ipinatawag sina Kevin at ang ina sa chairman ng barangay dahil sa pananakit nila kay Marilu at kumuha si Marilu ng medical certificate upang ebidensya niya sa pananakit ng ina at ni Kevin sa kanya at pinababayaran niya ito sa halagang ginusto niya. Sabi ni Kevin, "Kasabay sa pagbabayad ko sa damages namin sa'yo, Marilu, ay wala nang bisa ang ating kasal. Wala na tayong relasyon." Tumawa si Marilu, "Kailangang ma-annul ang kasal natin upang makasal ako sa iba, oy. Hindi lang ikaw marunong, marunong din ako." Sagot ni Kevin, "It's okay, anytime of the day, pipirma ako." "Ano, pipirma ka lang? Magtutulungan tayo dito dahil pareho tayong may gusto na mapa-annul. Tayong dalawa ang gumastos." "Okay, approve." Kaya pinaprocess nila ang dapat gagawin. Nagtutulungan sina Kevin at Marilu sa pag-aasikaso ng annulment nila. While nilalakad, sabay-sabay nilang kasama ang magiging partner na papalit sa kanilang mga pwesto. Ngunit sa kanilang ginagawa, naiinip sila dahil matagalan pa matapos. Kaya nag-uusap sina Kevin at Marilu na pupunta sa barangay chairman upang pumirma ng agreement na wala ni isa sa kanila ang hahadlang kahit anong gagawin nila sa buhay. Ayon, agreement ang nagawa nila, mas cheaper pa. Ngayon tapos na sila sa ginagawang agreement at pwede na silang makipag-live-in at pwede rin makakaanak na walang humahadlang sa kanila dahil meron na silang agreement, libre na sila sa kanilang buhay.
Ang pang-asawa kinakailangan isa wastong gulang upang wala ng atrasan dahil marami ang masasakrapisyo. At i-expose nyo muna ang buhay binata at dalaga. Ang pang-asawa ay hindi to contest, ito ang bagay na madaling pasukin ngunit mahirap ang paglabas. Hindi magmamadali dahil pag minadali, magkabali-bali. Ngayon, happy na sina Kevin at Marilo sa kanya-kanyang buhay. Wala ng war, wala ng gyera, gubat na lang ang natira. Fighting with their cocks. Kung mag-aasawa lang kayo na puro bugbog ang matatanggap at sakit ng kalooban, move out and find another one. Remember, world is big and wide. You can choose as per as you want, but select the best and swag of your test. Okay? This is the end of this story. Thanks for watching. God bless everyone. And please do like, watch, and subscribe my YouTube channel, my beloved friends. God bless all of you. From me to yours. Kisses with love. Regards.